Pero ngayon, tatalakayin naman natin kung ano, kung worth it nga ba talaga ang kumuha ng headshot ko. Hindi ako makapasok sa mga files sa hotel kung hindi ako nag-aaral ng HRM sa Pilipinas. Hi, magandang araw mga kapatid. Welcome na naman sa panibago kong vlog. Ito yung vlog ko sa hotelier journey ko. Kung paano ko nakamit at paano ko naging hotelier, legit hotelier talaga. So, sana nag-enjoy kayo dun sa first topic natin kung paano nga ba, kung ano nga ba yung ano, mga experience na dapat yung i-foresee bago kayo mag-HRM. Pero ngayon, tatalakayin naman natin kung worth it nga ba talaga ang kumuha ng HRM. Ako, sinasabi ko na sa inyo na almost 9 years na ako sa hospitality industry. At nakapagtrabaho na ako sa iba't ibang 5-star hotel, both local and international. 5-star hotel, both local and international. Kabilang na rito yung Raffles Hotel Singapore. Raffles Manila, Intercontinental Manila. Ritz-Carlton Dubai at Shangri-La Davao. Medyo marami na akong experience regarding that. At hindi ako makakapasok, hindi ako makakapasok sa mga 5-star hotel kung hindi ako nag-aaral ng HRM sa Philippine Women's University. Ito nga pala yung lagi-laging mga question na nakikita ko at tinatanong sa akin lagi ng ibang tao, ng mga previous classmates ko, kung gano'n nga ba ka worth it ang hospitality, ang mag-aral ng HRM. A few moments later. Ito yung pinaka-first question. Ang pinaka-first question is, mahal ba mag-HRM? Ako, sa palagay ko, kung hindi ako pinaaral ng tita ko, mahal talaga yung HRM kasi sa amin trimestral, di ba? Tapos ang tuition fee ko in one year parang 100,000 pesos. Ako hindi ko talaga kakayanin na mag-aral ng HRM kung ganun kamahal. Pero luckily, binigay sa akin ng Diyos yung tita ko na siya yung nagpa-aral sa akin sa Philippine Women's University. So, masasabi ko mahal siya sa mahal. Kaya sa mga balak ang kumuha ng HRM, siguraduhin nyo munang yun yung course na gusto nyo kasi mahal talaga siya. Mahal, mahal, mahal. Ang dami-dami naming mga ginagawa. Mga gastusin kapag pumunta ka ng HRM. Sige, syempre, unang-una na yung ano, tuition fee sa school. Pero sa school naman, marami namang mga colleges or university na nag-o-offer ng HRM sa hindi naman ganun kamahal na presyo. Meron yata ang PUP, alam ko meron ng PUP, meron ng IRIS. Yan yung mga ano, mga public university natang mag-aral ng ano ng HRM. Pero ako kasi, bakit ko pinili yung Philippine Women's University kasi malapit sa amin tapos trimestral nga. Kaya kahit mahal, medyo okay naman. Pati yung okay naman yung tita ko na doon ako mag-aral. Masasabi kong worth it. Ang dami nyong kailangan i-anticipate din na gastos. Unang-una na yung uniform. Medyo mahal. Marami kayong uniform na kailangan. Pangalawa naman yung mga tour. Kasi kailangan mo talagang makita yung realidad ng magiging trabaho mo. So, ayun, mga tour. Pupunta kayo ng mga restaurant din. Para makita yung service nila. Titikman yung mga pagkain. Yun yung mga kailangan nyong i-anticipate kapag kukuha kayo ng HRM course. Masasabi kong sa gastos mahal, pero worth it? Worth it talaga. Sobrang worth it. Kasi ang dami-dami mong mga pangarap na dati, kunyari, for example, ako, pangarap ko dati, di ba, pumunta ng Singapore. Natupad yun dahil sa HRM. Yung kinumuha ko. Kasi hindi naman ako makakapunta ng Singapore kung hindi naman ako nag-aaral ng hospitality management, di ba? Tapos hindi lang basta-basta hotel lang sa Singapore na pasukan ko. Yung pinakamatandang hotel sa Asia, tapos isa sa pinakamahal na hotel sa Asia yung napasukan ko, yung Raffles Hotel Singapore.
mahal nga yung school, pero sa ganda naman ng mga programs nila para kaka-asenso naman ng estudyante. So, worth it naman yung tuition fee na binayaran ko 10 years ago. So, kung saan naman ako naroon ngayon, di ba? So, mahirap ba? Mahirap. Siguro masasabi kong mahirap ang HRM kung hindi mo talaga gusto. Kung wala sa puso mo, kung hindi ka passionate. Kasi sa HRM talaga, ang broad niya. To be honest, nung pag-graduate ko, alam niyo ba yun? Parang hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kasi sa sobrang daming pwede mong applyan pag HRM ka, pwede kang mag-cook, pwede kang mag-chef, pwede kang maging pastry chef, pwede kang maging management trainee, pwede kang magtrabaho as housekeeping, pwede kang mag-FO. Ang dami-dami, parang litong-litong-litong-litong-lito ako nung pag-graduate ko ng HRM sa sobrang daming opportunity. Kung mahirap ba, mahirap talaga yung HRM. Kasi, yung mga subject, mahihirap siya. Yung nagtitesis na. Kasi group effort yun. Sa mga marirecommend ko sa inyo pag nasa college na kayo, humanap kayo ng circle of friends nyo na kagaya ng mindset nyo kung paano mag-isip. Kasi isang malaking factor talaga yung group of people na makakasama mo sa pag-aaral. Ako si Merte lang ako na maayos talaga yung mga kasama ko. So, kasi yung mga kaibigan ko, yun na yung kasama ko sa groupings. Kasi more or less group talaga yung effort yung ginagawa, mga thesis. Yung mga pinamahihirap, kailangan nyo talaga mag-combine ng brain, combine ng effort kung paano nyo mapapagbuti yung thesis nyo, syempre yung defense pa. Yun yung isa sa pinakamahirap sa HR and lalo na sa management yung kinuha kong specialization. Kung itatanong nyo sa akin kung nagsisiba ako, bakit ako kumuha ng HRM, or kung ano yung positive or negative ng pagkuha ng HRM, siguro yung positive kasi positive, syempre sobrang dami mong matututunan. Marami kang skill na magigain. Magigain mo rin yung personality mo. Kasi kailangan talaga pag sa HRM ka yung personality mo, hindi ka dapat hiyahiya. So kailangan mabus yan. Meron kami PDPR, Personality Development, yung public relation doon na tinuturo yung lahat ng aspeto kung paano makikitungo sa tao, kung paano mo ipoproject yung sarili mo, kung paano mananamit, kung paano magsasalita, kung paano ko gagalaw. Yun yung pinaka natutunan ko sa PDPR. Tapos, ang dami. Positive. Natuto ko magluto. Natuto ko magbar. Sobrang daming positive. Yung negative lang, kung talagang hindi kaya ng budget mo, yung HRM, pati kung talagang hindi mo gusto yung HRM. Yun yung pinaka-negative. Pero other than that, nagsisiba ako kung bakit ako kumuha ng HRM. Hinding-hindi. Kasi kung hindi ako kumuha ng HRM, hindi ko naman sorry. Kung hindi ako kumuha ng HRM, hindi ko naman mararating kung ano man yung narating ko ngayon. Hindi ko mapupuntahan yung mga bansa na napuntahan ko nang dahil sa course ko at dahil sa school ko. So, nagregret ba ako na kumuha ko ng ganon, ng HRM? Hindi. At nagpapasalamat pa ako sa tita ko. Finance niya yung education ko kasi hindi ko rin naman alam kung ano yung kung nasaan ako ngayon kung hindi ako pinag-aaral ng tita ko. Pati kung hindi ako nakapunta sa tamang school na papasukan ko. So, ayun. Sana may natutunan kayo sa akin. Medyo mahaba na yata yung pagsasalita ko, di ba? Kung gusto nyo talaga mag-HRM, masasuggest ko sa inyo,
mag-ready na kayo ng utak nyo kasi sobra talaga siya. Medyo broad na broad na broad na broad yung ano, yung course na bibiliin nyo. Pero doon naman, sa sobrang broad niya, malalaman mo yung positive or negative kung saan ka talaga mag-excel. So, pag nag-excel ka sa isang bagay, for example, nag-excel ka sa front office o nag-excel ka sa service, so, yun yung applyan mo. Kasi sobrang dami rin nag-aantay sa yung mga hotel and restaurant, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa abroad. Sobrang mabenta talaga yung course natin. So, huwag na huwag kayong mag-aatubin yung mag-HRM kung gusto talaga ng pag-usunod ninyo. So, sana, kung meron pa kayong mga question, please, mag-comment lang kayo sa comment page. At kung meron pa kayong gustong topic about HRM, siguro naman meron akong credibility na mag-answer sa lahat ng question nyo. Pero kung hindi ko ma-answer, tatanong ako sa professor ko or sa mga naging leaders ko sa hospitality industry kung paano pa mapapagbuti. Or kung ano yung mga way na gusto ninyong malaman, tatanong natin yan sa mga mas expert. So please click like and subscribe naman sa channel ko para mag-grow pa ng todo. Pero maraming maraming salamat na sa mga sumusuporta. Sobrang salamat. At kung meron pa kayong gustong topic talaga, comment down below lang. So, subscribe na kayo sa mga hindi pa nagsubscribe. Maraming salamat! I never made it, but I know I did.